Yun lamang po for our announcement sa mga mas nalalapit na mga activities po natin na darating. For today po na ating pag-aaralan, ang theme po natin for May ay katulad pa rin po ng theme last month. So it is Live Well, Lead Well. No, na nakaangkla pa rin po siya sa kabuuhang theme natin ngayong taon na finishing the Great Commission in every generation. So ngayon po, ang ating title ay Setting Order in the Household of Faith. Amen. So isa po itong instruction na kung saan sinulat ni Pablo at para po kay Timoteo sa Church ng Ephesus na kung saan para magkaroon po ng kaayusan ang bawat miyembro po ng church. At ito po ay very relevant para sa atin, nagampanin natin kung ano man po yung mga practical instruction. Okay, so ito po ay matatagpuan sa 1 Timothy chapter 5, verses 1 to 25. At kung meron po kayong Bible ay makibuklat po kayo sa akin. Yan. Ang babasahin lamang po natin ngayon ay verse 7. Kasi mahaba po ito. Okay. So kung nahanap nyo na po, sabayan nyo po ako. Verse 7. Ipatupad mo sa kanila ang utos na ito upang walang maisumbat sa kanila ang sinuman. Ulitin ko po. Ipatupad mo sa kanila ang utos na ito upang walang maisumbat ang sinuman. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Sa umagang ito, Diyos, na patuloy mo kaming pinapahiram ng buhay. Hayaan mo, Panginoon, na sa umagang ito, as we study your word, ang aming espiritu ay maging buhay, maging konektado sa banal na espiritu na kung saan kayo po ang malayang magturo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga aral na aming matututunan ngayong umaga. It is not just na matutunan namin in knowledge, bagkos, Panginoon, maging buhay ito sa aming mga buhay. Ngayon pa lamang ay inaangkin na namin ang katagumpayan ng iyong mga salita sa buhay ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Yung background po niya, narinig na po natin sa mga previous kasi nasa 1 Timothy pa rin po ang ating pinag-aaralan, na ito nga po ay formal and systematic and more personal letter ni Pablo kay Timoteo. It is an instruction of Paul to Timothy and the congregation of the Church of Ephesus. This topic is not just na very exciting or thrilling, na talagang pag narinig natin yung kagaya ng ibang mga preaching ay makakasigaw tayo ng hallelujah, amen. Ito po ay specific instruction na kung saan makakatulong po sa atin as family of God na mamuhay ng maayos. So ready na po ba kayo sa pakikinig? Amen. Hinahati po ito sa tatlong bahagi, sa mga kalalakihan, kababaihan, at sa elders po ng church. Proceed po tayo sa unang bahagi. How do we treat each other in the household of faith? Yan po ang tanong. Number one, ito po yung treatment for men. Sa verse 5 po, sa English, do not sharply rebuke an older man, but rather appeal or exhort, sa King James Version po, to him as a father. Sa Tagalog po, mas maganda po. Huwag mong pagagalitan ang nakatatandang lalaki, kundi pagsabihan mo siya ng mahinahon na parang sarili mong ama. Napakaganda po, ano? Imagine, kung ang turing natin sa bawat matandang lalaki dito sa church, kung tayo ay kabataan, ay ama natin, we will automatically respect them. Diba po?
Sabi sa Leviticus 19:32, you shall stand up in the presence of the holy gray-headed and honor elders, and you shall fear your God. I am the Lord. Exhort meaning po, ito ay strongly encourage or urge someone to do something. Na dito po sa ating church, kahit saan po tayo magpunta, marami po tayo may encounter. Kung kabataan tayo, meron po tayo mga na-encounter na mas matanda. Ito po yung prinsipyo na dapat nating i-apply. Imagine niyo po, kapag lumabas kayo, kahit hindi dito sa church nyo in-apply yun, sa labas, irerespeto nyo yung mga matatandang lalaki na para nyo silang ama. Hindi po ba't napakaganda ang kalalabasan ng community natin? Dahil yung prinsipyong ito ay napakaganda. Isipin nyo na lang kung may makikita kayong batang lalaki or kabataan, tapos sinisigaw-sigawan lang yung matatanda. Is it good? Hindi po. So this is a very practical instruction. In the ancient Greek, rebuke is different from rebuke in the New Testament. Literally, it means to strike at. But Paul does not mean to attack the older men, but with harsh words, but to treat them with respect. Ayan po. So exhort him as a father. And dito po sa, let us be reminded that one of the role of a pastor is to rebuke. Kasi hindi naman po palaging matanda ang mga pastor sa mga nasasakupan niya. In Timothy 5:20, pastors can rebuke old men and young men. In Titus 2:15, speak these things. Exhort and rebuke with all authority. Let no one despise you. Ang ganda po, no? And sa younger men naman po, anong treatment na dapat? Nasa verse 5 pa rin po ito. Pakitunguhan mo namang parang kapatid ang mga nakababatang lalaki. May respeto pa rin. At kung kapatid, mahal mo yan. Minsan, inaasar-asar mo, pero at the end of the day, mahal mo talaga yan. Tama? Okay, so ang ganda po ano? Ang problema lamang po, may mga tao pong hindi tumatanggap ng rebuke. Di ba po? Na minsan pag ni-rebuke mo, sinaway mo, aba, balikan ka kaagad yan. Eh, ikaw nga. Kasi po ang ganda sana kung papasakop po tayo sa salita ng Diyos na pag may nag-rebuke sa atin, isipin natin, ano nga ba yung sinasabi niya? Ganun nga ba ako? Let us reflect. And let us try to mag-reflect ng mabuti. Bakit niya kaya nasabi yun? Ganun nga ba ako? Panalangin natin yung sarili natin na makita natin. At kung matanggap natin na ganun nga tayo, magbabago yung buhay natin. Ipabago natin sa Panginoon. Number two. Bilis po natin ano. Number two, treatment to women. Women. Kaunti lang po yung sa lalaki na sinasabi. But there are general principles na pwede po natin i-apply, whether babae, lalaki, or kung ano man po tayo bilang kabahagi ng katawan ni Kristo. Category for women ay hinati po natin sa tatlo, even in the society or even inside the church. For older women, younger women, and widows. Yan. Sa older women, kung ang mga kalalakihang lalaki, ay kung mga matatandang lalaki, ituring silang mga tatay, ano naman po kaya sa mas matatandang kababaihan? Nanay. No, kapag nanay, normal sa atin, manaway, ano? Pero yon, may pag-ibig, pag itinuturing natin sila, at alam natin na kapag sinaway tayo, mahal nila tayo. Younger women, treat them as sisters. May dagdag po sila dito, in all purity. Ano po? Na merong, in verse 6, sabi po dito ay kabataang babae, no? Ituring mong parang sariling ina naman ng mga matatandang babae at pakitunguhan mo ng mas lubos na kalinisan ang mga kabataang babae na tulad sa iyong mga kapatid. With purity, meaning not lustful,
wag yung inappropriate attitude ang treatment natin. So, lumalaki, no? Dati ang tinatanong mo lang family mo. Ngayon, ito yung instruction na practical as a church na in-extend siya na tayo ay family of God. Na ito ang dapat natin maging treatment sa isa't isa. Now, ito po yung special instruction sa widow. Honor the widow. Ang widow po ay someone whose husband has abandoned her or died and remains unmarried. In their culture po, ito po yung mga wala ding mga anak. Pumapasok din po sila sa honor. Almana in Hebrew and Shara in Greek frequently place alongside the orphan and the landless immigrant as representative of the poorest of the poor. Sa panahon po nila ito, in the social structure of ancient Israel. The loss of a husband in ancient Israel was normally a social and economic tragedy. Pero pansinin niyo po, hindi lang naman po yan totoo sa panahon ng Israel. Even right now, kung ang tatay na lalaki ay nagtatrabaho at namatay siya, it is very evident sa naiwan na pamilya na very panang tragic iyon. At mararanasan mo talaga yung kahirapan. This is very true sa family namin. 8 years old ako namatay ang tatay ko. Hindi kami, imaginein mo, nung buhay siya, kakain kami ng almusal. Merienda, tanghalian, merienda, hapunan, at may merienda pa bago matulog. Napakaalwang buhay. Pero nung namatay siya, nawala lahat yun. Totoong kakainin mo. Tinapay sa gabi, dapat sa almusal. Tinapay sa gabi, kailangan may matira hanggang umagahan. Kasi po hindi nag-materialize agad yung pension ng nanay ko. Sundalo ang tatay ko, siya ay nadidistino sa iba't ibang lugar. Konti lang yung memory na naaalala ko sa kanya. At masasaya naman pong memory yon. Pero yung pakiramdam na nawalan ka ng tatay, sobrang mahirap. So it's not just sa panahon ng mga taga-Israelita. Totoo ito. Even right now, totoo ito. Ano po? The loss of a husband in ancient Israel was normally a social and economic tragedy. They quickly acquired the connotation of a person lying a marginal existence in extreme poverty. So, even sila Jojo po ganun din. Grade 6 pa lang siya, kailangan niya na magtrabaho kasi namatay na yung tatay niya. At 5 silang magkakapatid. Pero the Lord is so good kasi lahat din sila nakatapos. Kami lahat din po nakatapos. Napakabuti ng Diyos. Sino rito mga byuda? Si Ate Irene byuda. Ayun, si Ate Nora. So, mahirap diba Ate Nora? Pero yung panahon na nawala yung partner nyo sa inyong buhay, anong nakita nyo? It's the faithfulness of God. Tama po? Amen. So, tignan po natin. God cares and protects the widows and the fatherless. This is very true from Old Testament to New Testament. In Psalm 68:5, sabi po dito, a father of the fatherless and a judge for the widows. No? Ang ganda po nito. Nung namatay yung tatay ko, pinahawakan ko po ito. Ha? Wala na yung tatay ko, biological father. Pero si Lord naman ang tatay ko eh. Sobrang saya. The Lord watches over strangers. He supports the fatherless and the widow. Through ito, support. Sabi po dito, pure and undefiled religion in the sight of our God and Father is this, to visit orphans and widow. Yan. Sino na narito ng karanas na nagdalaw ng orphanage? Kanya-kanya pong storya yan sila. Mga wala na silang mga magulang. Minsan po akalain natin sa maalala mo kaya lang yon, totoo. So pagkausap mo yung mga batang ng mga nandiyan, sobra pong hirap ng mga pinagdahanan nila. Pero the Lord is good kasi nakatanaw ang Diyos sa buhay ng mga batang ito. Let us look at the story of Elijah. Yan. Malamang ilan sa inyo ay naaalala ang kwento na ito. Elijah and the widow at Zarephath. Ito po yung panahon na tagtuyot.
Ang namamahala po dito ay si Haring Ahab. Isa po siyang hindi mabuting hari. Yan. So pinapunta si Elias sa Serapta. Ito po ang sabi ni Yahweh. Umalis ka rito, pumunta ka sa Serapta, sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang byuda na magpapakain sa iyo roon. Pumunta nga siya roon at nang papasok na siya sa pintuan ng lungsod, nakita niya ang byuda na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, maaari po bang makiinom? Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin, kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kapirasong tinapay. Diba? Para may pambara, may panulak. Sumagot ang babae, saksi si Yahweh ang inyong buhay na Diyos na wala na kaming tinapay. Mayroon pa kaming kaunting harina at ilang patak na langis. Namulot nga ako ng panggatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. Sinabi sa kanya ni Elias, huwag kang mag-alala. Pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, na Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagayan at hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan. Hanggang hindi sumasapit ang pagtakdang araw, napapapatakin ni Yahweh ang ulan. Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at hindi naubos ang pagkain ni Elias at ng mag-ina sa loob ng maraming araw. Hindi nga naubos ang harina sa lalagayan at hindi rin natuyo ang langis sa sisidlan tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Amen? Is it an encouragement sa bawat isa sa atin? Sapagkat sa katotohanan, hindi lamang sa byuda at sa mga naulila, concern ng Panginoon. Sa bawat isa sa atin is concern. Isa rin pong kwento yung sa kay Elisha, yung sa oil, na nagbebeg yung byuda sa kanya, tulungan mo ako, tulungan mo ako. Namatay ang aking asawa, isa siyang propeta ng kasama ni Eliseo, na kung saan, nung namatay ang asawa niya, ang iniwan sa kanya, hindi pamana, kundi utang. Bilang kabayaran, yung inutangan niya, kukuhanin yung dalawa niyang anak. Parang pag sa nanay yun, hindi pwede, di ba? So gagawin niya ang lahat ng paraan. Pero itong babaeng byudang ito ay sumunod sa kung ano yung instruction ni Eliseo. And same thing, nung pinakuha niya ng mga lalagayan, ng mga oil, yung langis na binubuhos niya, hindi yun naubos hanggat hindi naubos yung lalagyan ng bubuhusan na langis. And ang nangyari ay naibenta niya pa yung mga langis na iyon para maipambayad ng utang. So ganun po kumikilos ang Diyos sa buhay. Ito yung mga example para sa mga byuda, no? Na let us not lose hope, maniwala tayo sa Diyos. Andoon ang pagsama ng Diyos at provision. Hindi lang sa byuda, kundi sa bawat isa sa atin. In the New Testament, the first deacons were appointed to look for the widows in Acts 6. Naaral naman natin yung elders, deacons, diba? Ito yung una nilang naging function. Kasi nung panahon sa New Testament, parang hindi fair yung treatment, yung pagbibigay sa mga byuda. Kaya yun ang naging una nilang ministry. Sabi, honor the widows. That means support, sustain, and the church responsibility is to support the widow. Ito po yung mga wala ng relative, yung wala nang tutulong sa kanila, yung wala silang napalaking anak or wala silang anak na may kakayanang tumulong sa kanila or wala silang mga kamag-anak na may kakayanang tumulong sa kanila. Sa panahon po noon, ang church po ang may responsibility para mag-look sa welfare ng mga widow. Yan po.
Tsaka sila po yung tinatawag na true widows. Ayan. Sa atin po, no, bilang isang pamilya, dito sa ating church, hindi lang naman po yun. Meron po tayong mga tinutulungan na mga miyembro. Hindi man natin maibigay yung kabuuhang kailangan nila, pero we have allotted fund na po pwede pong i-extend na tulong. Like for example, may na-hospitalize po, meron po tayong naka-allot na benevolence para sa ating mga miyembro. Kaya nga po, doon, kapag makikita niya yung tithes envelope natin, may benevolence po doon. Salamat po sa mga patuloy na nagkakaloob para sa specific na purpose na yon. Doon po yun napupunta sa mga nangangailangan. Yan. If a widow has children, has family, it is their responsibility to support her. In verse 4, but if any widow has children or grandchildren, they must first learn to show proper respect for their own family and to give back compensation to their parents. Biblical po yun, natulungan. No? For this is acceptable in the sight of God. Ito po ay sa aming magkakapatid, ang pinakamaaga po sa amin talaga na gumanap para i-assist lahat ng pangangailangan ng nanay ko ay yung ate ko. Yung kanina po na tumayo rito na parang ako rin, kambal kami. Ayan po. So, para siyang si Joseph sa aming pamilya na tinatanaw yung welfare ng bawat isa. Pag hindi importante yung hihingin mo sa kanya, hindi kanya bibigyan. Pero pag alam niyang kailangan mo, hindi ka hihingi kusa siyang nagbibigay. Ililibre daw niya ako mamaya. Joke lang. Yan. So, ganun po, no? As family, nagtutulungan po talaga tayo. Those who receive help from the church should serve the church in some way. They are given the job of praying for the church. Yun po yung nagiging ministry nila. Isa pa po sa mga instruction ni Pablo, may tinatawag po ritong alive but dead. Sino pa kaya ang mga ito? Buhay ka pero parang patay ka na. Anong ginawa mo or anong ginagawa mo? In verse 6, but she who indulges herself in luxury is dead even while she lives. Ang ganda po nito sa Tagalog. In verse 6 po ito, kung nasusundan niyo ko sa inyong Biblia, samantala, ang byudang mahilig sa kalayawan ay maituturing ng patay, bagaman siya'y buhay. Hindi lang sa byuda, kahit sinong tao na mahilig sa kalayawan. Kalayawan means hindi mo nasiserve yung purpose ng life mo. Hindi nagiging meaningful ang buhay mo. Strike anywhere. A life lived for more pleasure is no life at all. We can say no to them. No? Tama po. Hihingi sila sa'yo. Pengen naman pambiling pagkain. Eh, inubos niya yung pagpera niya eh. Kakainom overnight. Two nights na. Hindi pa humihinto sa pag-inom. Tapos nung naubos yung pera, hihingi sa'yo. Dapat ba bigyan o hindi? You can say no. Hindi niya inayos yung pag-spend niya sa pinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Even the church can say no. The resources of the congregation or the church are not for them. Ito pa po, isa pa pong instruction. Worse than unbeliever. Sino po kaya yung mga papasok? Sino po kaya ang mga maituturing na worse, malala pa sa mga hindi nakakilala sa Diyos? But if anyone does not provide for his family, and especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than unbeliever. So ito po yung mga hindi talaga sila nagiging responsable. Sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga bilang sa kanyang pamilya, ay tumalikod na sa pananampalataya. So what does it mean? God's normal way of providing for the needy is not through the church, but through our own hard work. In 2 Thessalonians 3:10-12, nang kami ay kasama pa ninyo, ito ang itinuturo namin sa inyo. Ang ayaw magtrabaho ay hindi dapat kumain.
Binanggit namin ito dahil nabalitaan naming may ilan sa mga sa inyong ayaw magtrabaho at walang inatupag kundi mga makialam sa buhay ng may buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, mahigpit naming iniuutos sa mga taong ito na sila'y maghanap buhay ng maayos at huwag umasa sa iba. Ang ganda po, no? Ina-encourage ang bawat isa sa atin na magkaroon talaga tayo ng responsibility. Ang Diyos ang nagpapala, Siya ang nagbibigay ng kalakasan, Siya ang pwedeng tumulong sa atin if we pray that we want a job, bibigyan Niya tayo. Pero dapat mag-umpisa rin sa desire natin to do our responsibility sa ating sarili at sa ating mga mahal sa buhay. And the Lord is so good, hindi lang minsan sa ating, hindi lang para sa atin eh. Tinuturuan tayo ng Lord i-extend yan na tayo ay maging daluyan lang ng pagpapala. Pag naging faithful ka, tama si Ate Teen, faithful ka sa maliit na bagay, nag-i-extend yun at nag-overflow yun sa iyo. Magugulat ka, hindi lang pamilya mo ang nakikinabang, kundi yung mga malapit sa iyo ay ma-extend mo doon. So kapag meron po sa ating lumapit at nagsabi na, ipanalangin niyo ako, naghahanap ako ng trabaho, let us pray for them. It is the will of the Lord na magkatrabaho siya. Meron pong instruction si Pablo, widows on the list. Sino po kaya yung mga inilalagay sa listahan na magbe-benefit ng mga ibinibigay sa kanila o provision? Ito daw po yung not less than 60 years old, so ibig sabihin 60 and up. Diba sa atin, ang ganda rin ang palakad ng gobyerno. May mga benefisyong natatanggap ang ating mga senior citizens. May mga, di ba po, mga pa-free sine, tapos discounts and everything. Yan. So ganun din po ang church. Noong unang panahon, they really care for the widows. Pero ito po yung qualification, having a reputation for good works. Having been the wife of one man, and if she has brought up children, if she has shown hospitality to strangers, if she has washed the feet, if she has assisted those in distress, and if she has devoted herself to every good work. Ito pong biyudang ito ay karapat dapat tulungan sapagkat ang buhay niya ay inaalay niya sa mga bagay na mabubuti. Ito po ang mga hindi dapat isali, hindi isama sa listahan. Mga byuda po na hindi dapat tulungan. For when they feel fit, ito po yung mga mas mababata, no? Less than 60. Yan. For when they feel physical desires alienating them from Christ, they want to get married. Ignored their previous pledge. They go around from house to house and not merely idle, but also they become gossips and busybodies, talking about things not proper to mention. Anong pinagkakaabalahan ng mga ito? No? Sa probinsya, marami yun yung punta sa isang kumpulan ng mga kababaihan na tapos nakwento na nila ang buong pamilya, lahat ng kwento. Kaya po, ano po ang suggestion ni Pablo sa mga bata na byuda? Sabi niya, I want younger widows to get married, have children, manage their households, and give the enemy no opportunity for reproach. Bakit po? Alam na alam to ng mga nanay. No? Tayo po, sobrang busy. Umaga pa lang pagising, nagpe-prepare ng breakfast. In between ng meal, namamalengke, inayos ang pinamalengke, nagwawalis-walis, naglalaba, tanghalian na naman, magluluto. Pagkatapos magluto, ano pa, magtitiklop ng mga damit, mag-aasikaso ng merienda or maghahatid ng anak sa eskwela. Habang wala ang anak, magluluto na naman bago maghapunan. Bising-bising, no? Tapos at kung ano-ano pa, pagdating ng anak, tuturuan mo pa. At marami ka pang bagay na pinagkakaatupagan. Paano na kung ang nanay na ito ay may trabaho pa at ministeryo? Yung 8 hours na dapat itulog, umiigsi yun ang umiigsi. Pero makabuluhan ang buhay na ginagawa. Sapagkat you're doing yung purpose na dapat mong gawin instead of wasting your time. Amen? No? Palakpakan po natin yung mga nanay na sobrang kabisi-bisi.
at ginagawa ang kanila mga tungkulin. Amen. Ayan. Meron po dito akong isang example ng story, si Mueller, George Mueller. Meron po bang nakakakilala sa kanya? Isa po siyang... Meron po siyang itinayo na orphanage, 5 orphan houses, and he cared for 10,024 orphans during his lifetime. Hindi po siya humingi ng mga donations at hindi po siya nakaranas magkautang para pakainin ang 10,000 bata. No? Minsan po, tatlo lang yung anak mo pero parang hirap pakainin, di ba? Ito po 10,000 na hindi niya naman kamag-anak pero andun po yung kanyang puso. Inilagay ng Diyos upang kalingain ang mga batang ito. Kapag ang mga bata po na ito ay kaya na nilang tumayo sa kanilang mga paa, nilalagyan po niya ng Biblia sa kanang kamay at sa kabila naman pong kamay sa kaliwa ay pera. At pagkatapos po ipapanalangin niya ang batang ito. At pagkatapos papaliwanag niya bakit nilagyan niya ng Biblia sa kanan at pera sa kaliwa. Ang sabi niya pong ganon, sinasabi niya na kapag nag-hold ka onto the thing in your right hand, which is the Word of God, kapitan mo yan. Surely, hindi ka mawawalan nung nasa kaliwa mong kamay. Amen? Kapitan mo yun. Pahalagaan mo yun. What is in your right hand? And it is the word of the Lord. So nung siya po, bakit niya po ganun talaga ka lakas ang loob niya na kalingain ang mga batang ito? Naranasan niya po sa buhay niya ang kabutihan ng Diyos. Nung sinabi niya sa tatay niya na, gusto ko pong maging missionary. Siguro ibang plano ng tatay. Kinat lahat yung funding niya para sa school. Paano siya makakapagpatuloy? Ang nangyari po, may kumatok sa kanilang pintuan at nag-offer po sa kanya ng tutorial. So kung meron po siyang tutorial, magkakaroon po siya ng fund to continue po ng kanyang pag-aaral. At yung pong tao po na iyon ay kinumbinsi po siya na sabi po sa kanya ay that he no longer needed to be anxious about any of his temporal needs. Pinanghawakan niya po yun na itong mga bagay na tinatangkilik natin ngayon, dadaan lang talaga ito. Kaya dapat maging mabuti po tayo na tagahawak ng lahat na ipinagkakatiwala sa atin. So siya po ay nakilala sa England. England witnessed God provide building, people to oversee them, furniture, food, clothing, and money. Isang araw po, naranasan po ni Mueller, habang siya po ay dumadalaw sa isang bago pong orphanage na mayroong 300 na bata. Sa bahay po na iyon, alam po niya na walang pagkain. Nanalangin po siya and he thanked God sa pagkain. Kahit wala pa yung pagkain na dumarating sa kanila. And they waited for God to provide. As He always did. No? Kasi naranasan niya na yun sa buhay niya eh. So alam na niya na pagdalaw niya doon, walang pagkain. Sige, manalangin tayo. Ginawa niya, pinapunta niya yung mga bata sa kainan nila, sa table, sa chairs, pero walang nakahatag na food. And they pray. So, within a minute, ang bilis po ng sagot, within a minute, someone knocked at the door. It's a baker. Sabi ng baker, Mr. Mueller, hindi ako nakatulog kagabi kasi alam kong kailangan nyo ng tinapay ngayong umaga. Nagluto siya ng 3 batch ng pagkain, bread, at dinala niya doon kay George Mueller. Hindi pa matagal ang oras na may kumatok ulit. Kumatok, sabi nga na, kailangan nyo ba ng gatas? Kasi broken na yung pwedeng mag-spill. Meron siyang daladalang mga gatas. So, ang ganda po, no? May tinapay ka na, meron pong provision ng Diyos na gatas. Sila po yung nag-benefit instead na mag-spill o masayang lang yung gatas.
So, meron pong naging provision sa araw na iyon ng Diyos para sa mga batang ito. Hindi po ba't nakaka-encourage? Sabi po nung isang lalaki sa kanya, si George Mueller daw po ay may landline to heaven. Sobrang cute po ng story, no? Na sa totoo lang, pagkilala mo ang Diyos, hindi mo kailangan mag-worry. Kasi ang Diyos, bago ka pa humingi, alam niya at kilala niya kung ano yung pinagdadaanan mo. Okay, next po, this will be our last point, treatment to elders. Yan. Yung una, no, for men, women, last ay elders. In 17, the elders who lead well are to be considered worthy of double honor, especially those who work hard, preaching and teaching. For the scripture says, you shall not muzzle the ox while it is threshing, and the laborer is worthy of his wages. Ano po ba yung ibig sabihin niya ng double honor? Yan. Ito po yung, it means respect and financial support. Tignan po natin yung version po ito ng Tagalog. Yan. Ang mga matatandang pinuno ng iglesia na mahusay mamamahala ay karapat dapat tumanggap ng paggalang at kabayaran, lalo na mga masigasig sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, huwag mong bubusalan ang bibig ng baka habang ito'y gumigiik. Nasusulat din, karapat dapat lamang nabayaran ang manggagawa. Ano po bang pakahulugan nito? Here, the focus is an elder who rule and elders who teach. Not all who rule will also be an elder who teaches. No? May mga elder naman po talaga na hindi nakafocus in teaching. Dito sa atin, a pastor rules and does labor in the word and doctrine. Mga pastor po natin, they are worthy of a double honor. They are worthy of our respect and financial support. Kung ang mga widow po ay sinasabi ni Pablo, honor the widows. Ito rin po ang sinasabi niya, double honor for the elders. No? Ang church po ay hindi under ng labor code. Wala rin pong specific prescription ng sect, under tayo ng sect, kung paano po sila iti-treat. The church leader, yung kabuuhan po ng church leader o leadership, will decide on this matter. At magbabase po ito sa generosity ng bawat isa sa atin at mga tagapanguna. And the basis should be the Bible in giving respect and financial support para sa kanila. Ano po ba talaga yung sinasabi ni Pablo? But kinote niya pa yan from the Old Testament? Kasi Deuteronomy po iyan, di ba? Means the people of God were prohibited to place some kind of object over the mouth of the ox. Next, yung picture po, yan. To prevent him from eating the grain while he worked. Binubusalan. Habang nagtatrabaho siya, may tendency niya kasing kainin yung grain na nalalaglag at nahihiwalay doon sa katawan. Yan ang trabaho kasi niya. Ikot yan siya ng ikot. Habang iniikutan niya yan, malalaglag yung mga grain. Pag hindi mo siya busalan, kakainin niya yon. Pero tingnan niyo naman, pag binusalan mo siya, hindi nga niya kakainin. Pero sa sobrang init at ilang oras mo siyang pagtatrabahuin, paano niya masusustain yung pagtatrabaho niya kung hindi mo siya papakainin? Kaya iyan po ay isang kautusan sa kanila na wag nilang gagawing busalan. The original text, we see God's great care, concern, love, and mercy for even the lowly oxen plowing a field and likewise all animals. In Matthew 10:29-31, two sparrows only a penny. Mura lang po, no? But not even one of them can die without your father's knowing it. God even knows how many hairs are on your head, so don't be afraid, you are worth much
more than many sparrows. By quoting po itong old law to express God's desire for those who labor in the field of ministry to be supported financially by those they minister to, he was making the point, si Pablo po ay nagme-make ng point that if God wants the lowly oxen to be supplied for, to maintain their ability to labor on, and also as a reward for their labor, then how much more would he want the same for his faithful few laboring in the fields? Marami pong ayaw magpastor. Tama po ba? Ayaw po nila. Yung iba po, nakikita po nila mahirap daw. Yun po ay kung ang pastor nag-aalaga sa mga tupa, sa mga miyembro, at hindi marunong magbalik ng pag-aalaga ang miyembro. Doon po yun magiging mahirap. Next slide po. Ito si John Piper, isa po siyang founder and teacher of DesiringGod.org. Sabi niyo po, "Don't call a pastor who's trying to get rich." Meron pong mga pastor na pinagkakakitaan po nila ang pagpapastor nila, na nag-earn po sila using the ministry of the churches. Hindi po sila dapat tawaging pastor, sabi ni John Piper. Tama naman po, di ba po? And don't be a church, ito naman po, para sa atin, that's trying to keep him poor. Hindi po naman dapat din. Hindi din po dapat na hindi marunong mag-alaga ang mga miyembro sa mga kapastoran. Isa pa po sa mga instruction ni Pablo, accusation against the elder. In 19, do not accept an accusation against an elder except on the basis of two or three witnesses. Pwede po kasing may mga issues na mga lumalabas. Alam niyo po, pag may mga tao, meron po yung mga hindi maiiwasan na mga issues. Sometimes, maling pag-iisip, kuro-kuro. Pero ito po ang guidelines ni Pablo, na kung wala naman po tayong makukuhang dalawa o tatlong witness, hindi po tayo dapat maniwala, no? Hindi tayo dapat basta-basta tumatanggap na, totoo ba yung ganyan? Pwedeng i-ignore natin yon kung halimbawa parang mukha namang hindi totoo yan. Lalo na kung ikasisira ng isang tao. Kasi in the family, hindi dapat ganun. Dapat we care for one another. Ang ganda po, no? Mga simpleng instruction, but it will help us na maging tunay na pamilya. In verse 18, do not show partiality. Isa pa rin po ito. Those who continue in sin, rebuke in the presence of all, so that the rest also will be fearful of sinning. I solemnly exhort you in the presence of God and of Christ Jesus and of His chosen angels to maintain this principle without bias. Wala daw po tayo dapat bias. Doing nothing in spirit of partiality. Ito po yung panghahawakan natin. Na ang may kasalanan, no? Fairness in the church. Para naman po sa mga potential leaders, ito po ang instruction ni Pablo, na hindi porke may nakita po tayong isang magaling, halimbawa po magaling magsalita, ginawa na po natin siya agad na leader. Do not lay hands upon anyone too quickly, thereby share responsibility for the sins of others. Keep yourselves free from sin. Marami po nang kapaloob dito. Lay hands on anyone. This is used in ordination. Paul cautioned Timothy to let man prove himself before he was recognized as minister. Tama naman po ito, di ba? Na hindi po pwedeng agad-agad. Para makakasiguro po tayo na ito bang tao na to na kapag naglingkod sa Panginoon, hindi siya yung nagde-demand. O baka kahit na walang kapalit ay magpapatuloy pa rin siya sa paglilingkod niya sa Diyos. Parang si Pablo po, no?
Kahit wala kang ibigay sa kanya, hindi mo siya mapipigilang ihayag ang salita ng Diyos. Ganun po siya katapang. Sabi dito, time should be given to allow those gifts and callings to demonstrate themselves. And ipag-pray po natin. Pag-pray ng sarili, kung may nakakitaan po tayong may potential, panalangin din natin siya. Ito pa rin po yung mga guidelines. No? Keep yourself pure. Paano ba tayo hindi makikibahagi sa kasalanan? Number one, bilang isang Kristiyano, by setting a bad example. Dapat hindi daw po tayo mag-set as bad example. Or else, nakikibahagi tayo sa pagkakasala. Number two, by approving of them or ignoring them. Alam mo na mali, hinayaan mo pa. Pero kung sinaway mo na siya at nagpatuloy pa siya, nagawa mo yung part mo. You pray for him. Continue to pray for him. Ito naman, inignore mo. Ay, hayaan mo siya, malaki na siya eh. Pero hindi mo siya nasaway. May responsibility ka pa rin sa Panginoon. And by joining a church that spread dangerous teaching. Pero paano mo malalaman kung mali ang katuruan kung ikaw mismo hindi nag-aaral ng salita ng Diyos? May narinig po ako isa pong Kristiyano. Sabi niya ganon. Hindi na ako parang yung age niya kasi matanda na. Sabi niya hindi na siya para sa pag-aaral. Hindi po ako naniniwala nun. Kasi ang pag-aaral kahit na po anong age pwede. Sabi niya po, ako, nakikinig na lang ako sa D-group leader ko. Kung ano ang sabihin niya, yun ang susundin ko. Pero tandaan niya po, it is our responsibility to screen din ano ba yung sinasabi ng bawat isa. Tandaan po natin, ngayon sa panahon, marami pong tama, may sinasabi silang tama, biblical. Pero may sasabihin din po sila na hindi na rin po biblical. So, kailangan po natin makita sa pamamagitan ng pag-aaral po. Yun lang rin naman po ang basis natin. We will know yung false teaching by mastering or knowing the true teaching. Parang sa ginto, di ba? Pag alam mo at kabisado mo ang gitno, pag nakita mo pa lang yung hindi ginto, alam mo na agad na hindi ginto iyon. Verse 19, taking care of our body. Paano tayo makakapaglingkod sa Panginoon kung hindi natin iniingatan din ang ating mga sarili? Ito po yung medical advice ni Pablo kay Timoteo. Do not go on drinking only water, but use a little wine for the sake of your stomach and your frequent ailments. Bakit niya po ito nasabi? Huwag po nating i-justify na pwede po tayong maglasing, ha? Dahil narinig natin, drinking a little wine. Hindi po ito ang intensyon ni Pablo sa pagsasabi niya po nito. Little, ibig sabihin, gagamitin niya po ito, wala pong alcohol content noon. Tayo po ngayon, puro alcohol content, kaya bangenge pag nag-shot ka. So, hindi po yon. At sinabi, little. Kasi sa totoo po, pag tinanong mo ang mga doktor, meron po yung parang gamot. Yung una ko pong boss, sabi niya po sa supervisor na matanda na sa amin, advice ng medical, ng doctor sa kanya, every night, mag-shot siya ng wine. Yung wala talagang, parang least yung alcohol content. Hindi po ako kabisado kung ano po yung pinaka-list na alcohol content nun. At yun po ay iinumin niya tuwing gabi, kaunti lang, para po sa circulation ng kanyang blood. Makakatulong po iyon sa kanya. So, hindi po yung wine, tapos ubusin mo po, hindi. So, sana po malinaw po ako sa inyo dito. Yan. Kasi po nung panahon na yon, yung impurities po ng water, no? Pansinin nyo, tayo nagpe-prepare tayo ng mga bottled water kapag darating ang IGM. Kasi we want na sure, ipapainom natin sa kanila, hindi nila maranasan sumakit yung mga tiyan nila dahil sa hindi natin kabisado yung ipapainom nating tubig sa kanila. Lalo na kung walang parang purification something na naka-install doon sa area na pupuntahan. So, yun po ang pag-iingat. Isang pag-iingat. And lastly,
We cannot conceal our action. Hindi po natin po pwedeng itago ang ating mga actions. Tama po ba? In verse 24 po, ito po yung huling pamantayan ni Pablo na itinuturo po niya. Sabi niya po sa 24, may mga taong lantad na ang kasalanan bago pa dumating ang paghukom. Ito po yung mga walang takot at tahasan sa pagpapatuloy at paggawa ng kasalanan. Very evident na pero hindi sila huminto. At mayroon din naman ang kasalanan ay mahahayag sa bandang huli. Meron pong mga magaling magtago ng kasalanan. Pero hindi pa rin po siya maitatago pang habang buhay. Gayun din naman, in verse 25, may mabubuting gawa na kapansin-pansin. Tama po, no? Sa ating mga kapatiran, pag nakita natin, wow, ang ganda naman ng ginawa mo. Salamat sa service mo. Kinukomplement natin sila agad kasi very obvious yung ginawa nila na kabutihan. Salamat sa iyo, ganon. Meron din naman mga hindi ganong halata, pero mabubuti ang ginagawa nila. Amen? Pero hindi pa rin po ito maililihim sa habang panahon. Meron po tayo mga areas in our lives na hindi pa po perpekto and God is dealing sa bawat isa sa atin sa paraan na magiging epektibo sa bawat isa. Pero sinasabi po ng Hebrews 4:13, yan po, and no creature is hidden from His sight, but all are naked and exposed to the eyes of Him to whom we must give account. Ito po ang tandaan natin. Mabuti, masama ang gagawin natin, hindi natin maitatago sa harapan ng Diyos. Maitago man natin sa tao, hindi po tayo makakatakas sa harapan ng Diyos. Bilang conclusion, in order to run the household of faith properly, the instruction of Paul on how to treat men, women, and elders, and other matters must be applied. Yung inisa-isa po natin. Pwede nyo po yan balikan sa inyong Biblia sapagkat mga instruction po yan. Bilang application o application na madali po nating i-observe sa sarili natin at i-apply natin inside the church and outside the church, gawin po natin ang mga ito. Number one, sabay-sabay po natin basahin. Exhort older men as fathers. Number two, treat young men as brothers. Number three, treat older women as mothers. Number four, treat young women as sisters. Number five, honor widows who are actually widows by giving support. Number six, give double honor to elders who are considered worthy. Number seven, rebuke in the presence of all those who continue in sin. Number eight, take care of our body. Number nine, remember that we cannot conceal our action. Last slide po. By applying all this practical instruction, we can live well and lead, serve well in the household of faith. Amen po ba? Amen. Let us all pray. Hallelujah, Father God. Salamat po sa mga practical instruction na maaari po namin i-apply sa aming mga buhay. Salamat po para sa aming mga kalalakihan. Dito sa Iglesia, O Diyos, tulungan mo kami na respetuhin namin sila bilang mga ama. Salamat po sa kanilang buhay na nagpapagal para sa kanilang mga pamilya. Ginagawa ang buong lakas upang paglingkuran ang kanilang family, O God. Bless them, O God, lalo na sa kanilang mga pangangailangan. Ganun din idinadalangin namin, O Diyos, ang mga kababaihan, kabataang babae, mga kananayan, Panginoon. Salamat sa kanilang mga buhay. Dalangin ko po ang patuloy na pagsama sa bawat pamilya, Panginoon, mga kababaihan, lalo na sa mga kananayan, O Diyos. Bigyan niyo sila ng kalakasan sa kanilang pag-aaruga sa bawat pamilya. Salamat po sa kanilang mga buhay. And even for our elders, O God, aming pastor, Panginoon, mga pastors namin, we are asking forgiveness, Panginoon. Sometimes we
We do not respect them. At yung pagpapalakad, Panginoon, tulungan mo kami, O Diyos, na maging faithful in giving so that maibigay rin po namin ang mga nararapat para sa kanila, gaya ng sinabi sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, ang buhay namin. Hindi mo lang nais, Panginoon, na maging ganito kami forever. Because even in practical instruction, ay binibigyan mo po kami para ma-apply namin ito. Maging evident po ito sa buhay ng bawat isa na kami as member ng iyong katawan, Panginoon, magampanan namin ang mga bagay na ito at makita rin, Panginoon, na ginaganap namin ito sa labas, Panginoon. Nang sa gayon, ang mga tao, Panginoon, ay makita nila na buhay ka sa buhay ng bawat isa. Maraming maraming salamat po, Diyos. Sa iyo namin binabalik ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ng Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Amen.